Idol Rafi Tolfo, napansin na rin ang septic tank na nasa likod bahay nila Chila Bulahan. At dahil nga na rin sa kagustuhan ng karamihan nating mga kababayan, kaya ito ay kanyang pinag-isipan na papabuksan. Ayon sa mga comments, may nakaago ng pansin ng karamihan ang mensahe nitong isa nating kababayan at ito ang laman. Hello po, napanood ko yung kaso kay Idol Rafi Tolfo. Napaiyak ako at nagdasal na sana makita na yung brother mo. Tapos, napanaginipan ko kanina sa mga damo. Halaman na parang may hagdan. Hindi ko maintindihan yung panaginip ko. Ba't nagbakasakali lang ako na makatulong? Kayo na ang bahala kung tama to. Ang katawang lupa niya ay nasa malapit sa tatlong baitang na hagdan. Mula sa pintuan, haharap ka sa kanan. Pakaliwa ang lakad papasok sa loob ng bahay. Nandun sa malapit sa tatlong baitang ng hagdan ang kanyang bangkay. May umiiyak na dalagita. At oo, involved ang babae. May mga puno ng sagingan. Natuyo na ang mga dahon, maliit ang daan patungo sa bahay nila. At madadaanan ang sagingan na matataas na nagkalaylayan na ang mga tuyong dahon. May lalaking dumaan doon na nakapantalon pa ito at naka-t-shirt na may kulay blue sa gilid ng manggas at nakasombrero ng dark blue. Yumuko pa ito sa pagdaan niya sa mga puno ng saging. Hindi sementado ang daan malapit sa mga puno ng sagingan. May malaking puno na hindi madahon ang malapit sa bahay na yun at andun ang hagdan. Ito yung mensahe ng isa nating mahal na kababayan. Sana makatulong ito sa paghahanap kay Marnel Bulahan. Kung balikan natin ang sagutan nila Chila Puliga at Nermal Bulahan dun mismo sa bakuran ng bahay ni Chila, marami ang nagtataka at para bang masyado nang sobra ang acting ni Chila. Kasi una, kung talagang may malasakit siya sa pagkawala ng asawa niya, bakit nung gabi na nawala si Manil, hindi niya agad itinimbre sa kapulisan ng dumalag? O kahit sa barangay, bakit itinaon nila ang plano nila sa araw na kung saan maulan para walang bahid na maiwan? Tama nga naman ang mga comments ng ating mga kababayan. Chila, matalino ang iyong angkan. At syempre, para hindi ito madungisan, kailangan nyo na linisin lahat ang lugar na inyong pinagplanuhan. Para dumating man ang oras na may mag-imbestiga, malinis na walang bakas at hindi sila magsuspetsa. Ito ang pahayag ng isang netizen. Hindi ako nagsalita mula umpisa. Paano nila makikita dyan? Inalis na nila dyan nung oras na hinahanap na. Tama yung lugar na yan, malapit sa sementadong bahay at pader. Dyan mismo sa kawayanan na yan, saksi ang mga kawayan na yan sa paghukay nila mula sa putikan na katawan. Pati ang dalawang pala ay ibinaon na rin. Diyos ko, ang lakas ng kabog ng puso ko sa lugar na to. Ang third eye ay malaki ang naitutulong kapag nasa focus ang empat at walang halong ibang emosyon. Kaya kapag pasukin ang ganitong kaso, mas makakabuting mulat ka at huwag kang matakot sa mga makikita mo. Dahil ito ay delikado. At ito pa ang dagdag ng mensahe ni netizen. Sakit sa kalooban na pagbukas ka talaga, hindi mo lang maamoy. Hindi mo lang mararamdaman kung di makikita mo ang nakaraang nangyayari. Dalawang lalaki ang may hawak sa katawan ng hukay nila, yung isa sa may liig na kahawak, putikan ang buong ulo at katawan. Nung oras na yon, matubig ang bukid.
Siguro, bagong ulan o nagpatubig sa palayan. Kaya naman, ang lugar na yun ay malambot talaga. Palak nga nilang ibalik ang katawan dyan pagkatapos ng paghahanap. Hindi na ito maibabalik dahil sa desisyong ayaw na ng isa sa kanila. Iyan ang mensahe ng isang netizen na may third eye. May third eye yan, mga kapatid. Same sa mga basa ng baraha ni Jay Costura. Sa huling pagbabalik ng Joint Force Team sa Dumalag, matatandaan nating pinuntahan nila ang kubo ng manuka ni Marnel Bulahan. At sa labas ng kubo nito, inikot ito ng mga rescue team at ni Jay Costura na kung saan doon mismo sa puno ng may mga kawayan doon siya nakaramdam ng kakaiba. Nasusuka si Jay Costura. Nasusuka siya at naamoy niya ang sobrang lansa. Ito rin ang lugar na nakita ng isang netizen na may third eye. At tumpak nga, dito ito unang ibinaundangan dangan nga lamang at hinukay ito nung may mga nag-iimbestiga na. Dahil hinahanap na si Manel ng kanyang mga kapatid at pamilya. Dagdag pa ng binasa ni Jay Costura ang mga bara at lumabas ang bad luck card na talagang mabigat at humingi si Marnel ng hustisya. Sumunod na piniling barahan ni Nermal Bulahan ay bumulaga kay Jay Costura na wala na nga doon ang katawan ni Marnel at ibinyahe na ito sa malayo. So ibig sabihin na ilipat na nila ito sa ibang lugar. Natugma din sa sinabi ng netizen na may third eye, parehas ang basa at nakikita nila. Kaya nakikiusap si Jay Costura na sana gabayan siya at gamitin siya ni Marnel Bulahan para makita at mahanap nila ang katawan nito. Kaya dali-dali silang umalis at sinabi nga ni Jay Costura na nahihirapan na si Marnel Bulahan at humihingi ito ng tulong at dagdag pa ni Jay Costura na si Chila lang talaga ang susi. At makapagsabi ng lahat dahil siya ang kasama ng ang kanya at ang nakakaalam kung saan nila ito nilagay, ibinaon, dahil sila lang ang may kagawang ng lahat, diba? Dahil kahit saan, kahit sino magbasa, kahit sino, kahit saan ang angulo, dalawang lalaki, isang babae. Dahil ito rin ang nakikita ng psychic na dalawang lalaki ang involved at isang babae, sino pa ba? E di si Chila, ang Reyna. Alam niyo po, ang kutob ko dito, nagalit itong si Chila. At ang mga kapatid ito, nang malaman nilang hindi na ulit sasampa ng barko si Marnel, dahil siguro, sa isip ni Marnel na may ipon na ito at may mga property na naman sila, sapat na ito para buhayin niya ang kanyang pamilya. Nalingid sa kaalaman ni Marnel Bulahan na malamang ang pera na hawak ng kanyang asawa ay nadispalko na nila dahil malakas ang ugong-ugong na kumakalat at hook na hook sa Kapis at katabing probinsya ang double money scheme. Sa loob ng 14 days investment mo, dodoble ang pera mo. Ayon pa sa isang netizens na maraming nagkakautang-utang dito, mga nagbenta o nagsanla ng mga ari-arian para lang makapag-invest sa easy money at huli na nga lang nang malaman ng mga tao na scam pala. Duda daw nitong isang netizen na yung bayaw ni Marnel Bulahan at ang asawa nitong si Chila Bulahan ay nag-invest dito dahil malamang sa buong akala ng mga ito na pwede naman nilang pagtakpan pag umalis na ulit si Marnel at sumampa ulit dito sa barko. Ang kaso, hindi. Malabo ito kasi nagdesisyon na mag-for good na. Ayaw na lumayo. Kaya dun nila isinigawa ang plano. Kaya ang masasabi ko lang dito, walang baho na hindi alingasaw sa ngayon. Di pa kayo nabubuko, darating din ang araw na kahit mismong anak mo, Chila, mamumuhi sa'yo. At baka malamang maisumpa ka pa ng mga ito. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo? Mag-iwan ng komento at babasahin ko sa susunod na update ko dito sa kaso. Bago po tayo magtapos, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe and click the bell button para updated po tayo sa lahat. Ito po uli ang inyong lingkod, Aliman Pinay TV. Thank you and God bless everyone. Spread the love.
Thank you, guys!